good afternoon, good morning. Samahan niyo po ako magluto dito sa aking bahay, sa aking kusina. Magluluto po ako ng lasagna talong. Yan. Iihaw muna ho yan bago ilagay sa iluto sa oven, i-bake. Yan, lagyan natin ng pahiran po natin ng olive oil. Yan. Ihaw lang po natin yan. Yan. Ibabaliktad. Mag-grill lang po ng kaunti. Kasi dyan po na yan ang nagbibigay ng lasa. Pag iniihaw mo ang mga palitan natin ang mga gulay. Dal. Yan. Kailangan po ganyan ang texture niya. Ayan po. Set aside natin. Ayan na po, patapos na. Ito na po yung talong na inihaw po. Ayan. Okay. May lagyan po natin ng kaunting oil yung kaserola. Ayan natin, medyo uminit ng konti. Ayan. Hulog ko po ay yung puting sibuyas, ayan. Haluin natin. Kailangan po lutuin natin yung onions na maging parang caramelize natin siya. Yan po, pag na-caramelize na po. Vlog na eh. Hirap i-bigkas. Itong onion, ayan, medyo ano na siya, nag-brown. Ngayon, ihulog po na natin yung tomato. Ayan, kamatis. Okay. Kailangan lutuin natin ng gusto yung kamatis na medyo nag-sticky yung sauce niya. Dito sa onion. Ayan, lamo natin yan.
lalakasan natin konti. Ayan. Para ma-dissolve yung konting sabaw lang ng kamatis. Sabaw pa po eh. Yan. Tinulog ko na po yung beef. Yung ground beef. Ayan po. Ang ground beef, tinulog ko na siya. Pakuluan lang natin ng konti. Tapos, i-off na. Yan. Yan. Pwede na po yan. Luto na. Ngayon, luto na po yung mga ingredients. Lagay ko na po sa baking pan itong aubergine. O ang tawag ay talong. Ganyan natin. Pagpatas-patasin lang po siya. Ayan. Kasi alam niyo bakit ko inihaw ang talong, yan po ang nagpapasarap sa lasa. Yung lasa nito, pinasasarap. Oops. Ayan. First coating lang po yan. Ayan. Tapos, lagyan po natin, parang kulang, dagdagan pa. Ayan. Okay. Tapos, ihalo po natin to sa ibabaw niya. Ayan. Natin ng kaunting ang panintang durog asin. Then grated cheese. Next, talong. Ayan, talong. Na yung last ay ibabaw. Bali, tatlong layer po. Depende sa inyo kung maramihan ang kakain. Matatansya naman po ninyo eh. Yung beef, nilagay ko lang is 1/4.
Ayan. Ayan. Then, yan ulit natin lang. Kasi yung talong ko ay ano, walang asin, walang kwan, inihaw ko lang yan. Kaya kailangan tansyahin din yung alat. Bagay maalat din po itong cheese. Nasa ibabaw. Yan na po ang product niya. Finished product, pero ibe-bake ko po i-print ito. 1 hour ho. 180 degrees sa oven. Yan.